Patay ang isang batang 11 taong gulang matapos tamaan ng ligaw na bala at maipit sa gulo sa Caloocan City. Balita natin ni Susan Enriquez. Ayun. Sa kuha ng CCTV ng Barangay 152 Bagong Baryo, Caloocan City, pasado alas 11 ng gabi noong Nobyembre 21, makikita ang ilang lalaki sa kalsada. Maya-maya, nagkaroon ng bahagyang komosyon. Matapos ang komosyon, isang lalaki ang makikitang hawak ang kaliwang balikat. Ilang sandali pa, dalawang magkasunod na motorsiklo ang dumaan sa harap ng Barangay Hall. Sakay ng isa sa motorsiklo, ang 11 taong gulang na lalaking si Stephen George Padilla. Tinamaan ang biktima ng bala habang nasa harap ng kanilang bahay at isusugod sa ospital. Dead on arrival na raw nang dumating sa ospital si Stephen. Sabi niya, aray ko, pero hindi namin alam na may tama. Ngayon, umiikot yung mano siya, pag gaganan yung tatay niya, sabi niya, no, Judge, ano nangyari sa'yo? Tumingin ako. Pag tingin ko, kita ko yung bata pa bagsak. Ayon sa lola ng biktima, bago tinamaan ng bala ang bata, nagkaroon ng gulo malapit sa kanilang lugar at may narinig siyang putok ng baril. May narinig akong putok. Paglabas ko, lumabas, paglabas ko, nagtatakbuhan na po, tapos may narinig akong putok. Na-monitor daw ng barangay ang pangyayari, pero hindi raw nila matukoy ang mga sangkot sa mga pangyayari. Hindi rin sila nakaresponde. May narinig po kaming putok sa barangay, dalawang sunod. Eh, kasama kayo siya, sunod-sunod po yung putok. Bilang tanod po kami, wala rin po kami mga kagawad. Tumawag po kasama ko ng tulong kay Kapitan para tumawag po kami ng responde sa polis. Ayon sa Caloocan PNP, tukoy na ang taong pinaghihinala ang nagpaputok ng baril na nakatama sa biktima. According to eyewitnesses, talagang pumutok ng dalawang beses dun si alias Dante, kung saan nga tumama doon sa bata ay galing sa baril niya. Ang 11 biktima nakaburol na sa isang punerarya sa Caloocan. Sigaw ng pamilya, hustisya para kay Stephen. Sana po ay managot ang mga gumawa nito sa krimen na ginawa nila sa aking apo. Susan Enriquez, GMA News.